natangali mga stainless bee lover natin dyan. Ngayon kakarating na namin dito sa farm. Bali, mag-update lang tayo sa ginawa kong concrete beehive kasi mga almost 3 months na rin wala pang update doon. Marami rin kasi dito nagtatanong kung effective ba yung stainless, yung concrete beehive para sa lukot or stainless nating bubuyog. Yung mga mahilig dyan sa stainless bees. Ito, bali adventure lang din sa mga beginner dyan. Isishare ko lang din yung mga experience ko tsaka yung mga observation ko. Tara, tingnan natin yung mga bubuyog. So ngayon, dito yung concrete beehive natin. Ito yung mga stainless, ito yung mga binox ko, nilagay ko sa hive. Mga almost 3 months na. Kaya titingnan natin yung kung ano na yung ano nila, progress nila sa loob ng kanilang ng box, kung may nabubuo ba tsaka kung ano ba effective. Kasi almost 3 months usually ang sabi, ang alam ko 3 months, doon mo malalaman kung ang colony ay buhay or effective o tama ba yung pag-box mo or pag-split mo. Kaya ito, papasilip ko sa inyo. So meron pa ditong mga feral colony na plano ko i-box yan. Nagpo-production pa kami ng concrete beehive. Ngayon, medyo itong box natin, medyo may kabigatan. Pero ano na siya, waterproof na kasi yung pintura niya, waterproof na yung concrete. Bali, may halo na rin waterproofing. Yun lang, medyo mabigat lang. Papasilip ko sa inyo kung ano na yung nade-develop sa loob. Ito, almost 100% naman lahat sila. Ayan, zero min sheet, buhay. Makikita mo naman sa fly tube niya, sa entrance niya. Bali, yung design ng box ko ay dalawang entrance para yung isa, bahala na yung, pag nilagay mo sila, bahala na yung mga bees kung anong direction pipiliin nilang entrance. Tsaka yung isa, reserve for ventilation nila. Bahala na rin sila kung anong gagawin nila sa isang butas. Ayan, magkapatong yan. Ito, ayan, makita mo na yung fly tube niyan. Ito, almost puno na rin yan sa taas. Magpapatong na lang ng isang box para dun sa second layer para sa brood niya. Tsaka super. Medyo may kabigatan lang. Ito, update ko rin. Iba-iba yung progress ng kanilang colony. Merong hindi malakas. Ito, pasilip natin. Ito, ang problema lang din dito sa concrete na beehive na to, medyo hindi squalado to, hindi pantay. Kaya medyo may gat lang dito, may masisingitan yung mga ipis. Pero hindi naman siya threat sa bubuyog kasi nandyan lang naman sila sa labas. Nakabalot naman ng zero min sheet. Once na nag-expand yung kanyang nest, sila mapupuno, unti-unti naman na silang maalis. Okay, may papasilip ako sa inyo. Ibang form naman, iba naman yung progress ng kanyang brood. Kung makikita nyo, open siya, wala siya masyadong serum. Pero, sign din siya na success kasi ito halos yung layer ng itlog niya tumataas, pero mahina lang siya. Masasabi mong mahina siya kasi maliit yung ano ng brood niya, pero masasabi mo rin may queen siya kasi ang form ng kanyang mga eggs sa mga brood niya. Medyo mabigat lang ang takip. Yung nga pala mga adventure, yung design na to para talaga sa lugar natin kasi yung lugar na to makikita nyo bulubundukin siya, mataas. Una, gumawa na rin kami ng colony na na kahoy. Meron naming mga colony kahoy, hindi effective doon banda doon. Meron pa kaming bali apat yung location ng ano namin, ng mga stainless namin. Meron dito almost 50 na colonies. Doon, merong 10 doon, hindi effective nung umulan, yung kahoy, kahit sabihin mong matrabaho para sa akin, pag tinalian mo, matrabaho, yun, nilipad nung, wala pang ang bagyo noon, mahangin talaga yung lugar, kaya na, nag-come up kami sa gantong idea, gantong sa paraan, kailangan namin concrete para medyo may laban sa hangin, sa mga bagyo, dito, kahit hayaan mo lang siya, dito, bali to, nursery lang to, papalakasin lang namin sila dito, once na malakas na sila, ang plano namin, ilabas na sila, ilalagay sa mga diyan sa mga sa mga gilid lang niyan kung saan sila pwede. Tapos meron kaming bagong design, i-update ko rin kayo para makita nyo.
Perlite naman yung gamit namin kung alam nyo. Magaan naman siya, insulation grade, laban sa init, laban sa ulan, para hindi na rin magmo-moist. Isa rin sa magandang ano ang concrete dahil ang kahoy nagmo-moist pag tumagal sa ulan, pag tuloy-tuloy yung ulan. Lugar na to kasi medyo madalas umuulan dito at mataas ang humid. Ibig sabihin, mabilis mag-moist ang kahoy. Ayun, i-update namin kayo sa concrete BF namin sunod. Meron pa kaming isang location, i-update ko kayo yung sa pang-apat na location. Meron ako dun na round naman siya. Makikita nyo mamaya. Kaya, tara. Okay, yun. Punta natin yung pangalawang location natin ng stainless steel. Papakita ko sa inyo ang mga wooden box ko para ma-differentiate natin yung concrete tsaka sa wooden box ko kung ano nang nangyayari. Tara! Ng mga stainless BIB natin, yung concrete, yung wooden box natin, mga kahoy na box natin. Tingnan natin. Wala nang takip, iba nagbukas na dahil yan yung mga nilipad ng bagyo dun, dun tumalsik sa mga malayo. Ito almost 3 years na rin to. Ang problema nito, yung mga lock nya, sira na. Yung unang takip nya, sira na rin. Nagdagdag na lang ako ng honey super para sa honey nya, sa summer season. Tapos yun din yung isa, makikita nyo, makita nyo isang yan, una isa lang yung entrance nyan dahil sa ulan, init, dumami na entrance nyan, nasira na rin yung takip nya, alos pa sira na rin sya, nagdagdag lang ako dahil yun yung mga unang colonies ko, almost 3 years na rin, ayun yung mga unang colonies ko na wooden box, ayun madami na syang entrance sa taas, may mga entrance na sya, may mga butas na rin dito, ayan. Yeah, may mga butas na rin dyan. Bali, yun yung disadvantage ng kahoy. At titingnan nyo rin doon. Ayun yung mga box ko na nilipad na rin ng bagyo. Ayan. Pakarami yan. Halos mga 20 colonies ang nilipad ng bagyo. Hindi pa talaga siya bagyo. Hindi sentro ng bagyo dito. Talagang buntot pa lang ata. Ay malakas ng ang hangin. Ayun, yung sa mga nursery din, doon ko rin sila pinapalakas pero sinira na rin ng bagyo. So ngayon, natapos na tayo sa second location, punta naman tayo sa third location. Doon sa tuktok ng bundok, meron pa ako doon dalawang colonies. Isang wood, isang concrete hive. Papakita ko rin sa inyo kung ano na yung update doon. Tara!
yun, nandito na tayo sa third location ng mga stingless bees natin. Papakita ko sa inyo yung update ng isang ground concrete beehive natin. Tayo sa bahay namin. Yan, kung nakikita nyo, malakas sila. Magti 3 months, mahigit na 3 months. Yan, kung makikita nyo, talagang established na rin. Malakas na, papasilip ko sa inyo yung loob mamaya. At nandun yung isa sa likod sa yung isang wooden box natin. Isang concrete, isang colony din na wood box. Pakita ko sa inyo kung anong update nito. Ito, kung makikita nyo, mataas ng lugar na to. Kaya may patong pang mabigat yung kanyang bubong. Para so ayun, bali yung sa ano, brood chamber yung sa ilalim, ito sa taas naka-reserve na na honey super niya. Once na mapuno ng ilalim, kusa na lang silang aakyat dito sa taas para mag maglagay ng kanilang honey. Ito, kung makikita nyo, puno na yan. Andito na yung brood. Yan na, nandyan. Oops. Yan ang brood. Yan, medyo ano, aggressive lang. Biroy pala yan, Trigona biroy. Kaya medyo matapang talaga. Okay. Balik na rin. Yan, yung nakikita nyo, mataas talaga yan. Nakikita nyo yung Laguna Lake. Yun. Taas niya, kaya paggabi dito, sobrang mahangin. Pakita na rin ko na rin sa inyo yung isa pang box dito. Kahoy siya. Malakas na rin. Galing pang galing din sa baba. Inakit ko lang, lipat ko lang dito. Ayan. Ayan, medyo kinover ko lang ng plastic kasi yun nga, ang problema sa kahoy, lalo madalas maulan ngayon, talagang hindi maiwasan. Sigurado, magmo-moist ang loob niyan. At pwedeng maging cause ng kanilang mamatay ang colony. Kung hindi man, papasukin sila ng amag. Dahil basa, kakaamag din na ang simula ng simula na para mamatay sila. Pag nagkaroon ng amag, mababasa yung loob. Kaya ingatan, dapat hindi nababasa ang loob ng colony ng stingless o stingless bees. Ngayon, sa mga nagtatanong kung magkano naman yung cost ng concrete beehive, ayun lang, medyo may magastos lang dahil sa mga pattern nyo, sa form nyo, medyo may kamahalan din, semento syempre, pero ang kagandahan naman, advantage ay lifetime naman yung kanyang tibay, talagang pang matagalan. Hindi
nakita nyo na yung iba kami ng Manila papunta dito sa Laguna para i-update kayo. Yun nga pala, sa konting ano lang, briefing lang ulit sa concrete behave natin sa mga nakalimutan kong sabihin bago namin siya i-gamitin. Nilik test na namin yon. Kung nakita nyo dun sa post ko, papakita ko sa inyo sa picture na nakababad sa tubig. Dun mo makikita yung test na ibig sabihin hindi siya nagmo-moist. Isa lang sa mga problema siguro ngayon, mas malalaman natin, i-update ko kayo. Papasok na yung season ng taglamig. Bare months na. Ito na yung panahon na talagang malalaman natin yung taglamig, kung anong epekto niya sa semento. I-update ko rin kayo para malaman nyo. At i-update ko kayo dun sa concrete behave ko na unang batch na pinakita ko kanina, yung mga kulay brown. Wala pang insulation grade perlite yon. Yung bago, papakita ko rin sa inyo yung may insulation grade na, kung ano magiging epekto niya sa taglamig. Mag-upload kagad ako ng video para makita natin sa taglamig kung anong epekto nun. At sa ilalagay ko rin siya dun sa medyo maaraw, i-test din natin kung talagang nagbabago yung temperature ng insulation grade na perlite. At compare dun sa ano lang, sa purong semento at ano lang, waterproofing lang, doon natin malalaman kung pinagkaiba niya ngayon ngayong December, siguro January, ilang months lang malalaman natin kung anong epekto ng taglamig sa concrete behave natin. Ngayon okay sila, nakikita nyo naman, okay yung mga colonies natin. Ipapakita ko sa inyo kung ano may epekto by December or January, kung anong mangyari. Sigurado January kasi hindi pa matapos taglamig niyan. Kaya sa mga tanong nyo, message na lang kayo. So okay yun, mga adventure, samahan nyo lang ako sa mga sunod nating videos, sa paghahunting natin ng mga feral colonies at sa pagbabox natin, para may matutunan din kayo. So yun lang.